Panginoon. Panginoon. Oh, ano sa palagay, ano kaya, kumusta na kaya si Kyobong pagdating sa bagay na yun? Ha? Hindi pa natin masabi. Hindi pa rin masabi. Pagkalimbawang ano, halimbawa lang. Halimbawa lang, tawag nga ito, nakalabas ka na rito. Mag-iinom ka pa ba ulit? Siguro. Hindi ko rin masabi. Hindi ko rin masabi. Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala. At sa araw na ito, magbibigay lang tayo ng konting reaksyon doon sa napanood natin kay Kabusiness patungkol sa pagbisita nila kay Bong at doon sa balak nilang ilabas si Bong kung pwede nila. Well mga kaibigan, ginawa natin ang reaksyon na ito dahil humingi din si Kabusiness ng opinion. At ito ang masasabi ko, pinanonood ko yung video mula sa umpisa hanggang sa dulo. Pero doon sa mga conversation nila nung nasa gitna na mga kapatid, may mga punto akong nakita. Una, tila hindi pa hinog sa panahon para ilabas si Bong. Una, kulang pa si Bong sa acceptance. Hindi pa natatanggap ni Bong yung kanyang sarili. Pinakamahalagang bagay sa ganitong klaseng usapin, mag-open siya. Kasi yun yung way para masigit niyang maunawaan yung lahat ng sitwasyon. Tinatanong siya ni Kabusiness, paglabas mo, anong gagawin? Mag-iinom ka ba ba? Hindi ko alam. Lagi siyang sinasabing, hindi ko alam. Hindi siya sure. Nakakatakot yun kasi mayroon pa siyang laging reservation sa sarili niya. Hindi pa madiin yung kanyang commitment para sa sarili niyang pagbabago. So, pwedeng mangyari kung sakaling makalabas siya, pwede pa rin siyang bumalik sa dati niya. Kasi hindi pa ganap na natatanggal sa kanyang kaisipan, sa kanyang kamalayan, yung nangyari sa kanya. Habang nag-uusap sila, pinanonood ko, na aywan ko kung napansin ninyo, comment down below mga kapatid kong kabusiness na, isa sa nakita ko rin, yung malungkot siya talaga. Tila may hinahanap ang kanyang mga mata. Isa yon sa nakita ko, tila may hinahanap siya sa kanyang mga mata. Hindi lang ako sure, no? Pero kung sino or ano, pero nababanaan ko yan. Nakita ko yun sa kanya na tila mayroon siyang hinahanap. Malaking epekto ba sa kanya yung pagkikita nila ni Maylene at maaaring sa bawat pagpunta doon, ini-expect niya na makikita niya muli? Pwede bang ganun? Hindi natin sure, no? Hindi natin alam. Ang masasabi ko lang dito, sa pagbabago ni Bong, dapat nanggagaling talaga sa kanya yung acceptance niya at kung paano niya ito mabubuksan. Pinakasusi lang dun is mag-open siya. Magandang punto lang sa kanya, honest talaga siya. Kapag tinatanong siya ni Kabusiness, sinasabi niya kung ano yung isasagot niya. Pero, kung mapapansin natin yung style ng kanyang pagsagot mula pa nung una na makilala natin siya, no? Aside doon sa aura na nagbago na, yung style ng kanyang pagsagot, wala pa rin. Akin na lang yun. Ako na lang yun, di ba? At isa sa napansin ko, nung tinanong siya ni Kabusiness, di ba? Magbe-birthday ka na. Anong gusto mo sa birthday mo? Tulad ng dati, sabi niya. Pero, may punto doon na huminto siya, na nahimik siya saglit. Nag-isip siya.
At yung mukha niya, mapansin mo, puno ng lungkot. Nalungkot siya doon. At sinabi niya, tulad nilang ng dati, pero dito pa yata ako. So, para kay Bong, nakikita natin na gusto na niya din, gusto na niyang lumabas, gusto niyang makita yung outside world eh. Kaso lang, sa pagkakataong ito, siguro ka-business, mahirap sumugal. Una, masasayang yung panahon, resources, mga gastusan na inilaan. Paano na lang kung pagdating ng panahon, syempre, hindi mapipigilan ni ka-business kung lalabas siya eh. Kung pupunta uli siya doon, eh, very sure, pag pumunta siya doon, sigurado. Sa sitwasyon niyang ganyan, di ba nang tanong mga niya, kahit kunti pwede. Itutali, hindi na nga dapat eh. Mas maganda siguro kung madiin ang kanyang commitment na, ah, hindi, ayaw ko na, ganito na, ayaw ko na. Sa kabilang dako, napapaganda, nakakatulong, yung pagpapaliwanag ni Butchok sa kanyang karanasan na sinasabi niya na dapat talikuran mo na yan, dapat tutali, hindi mo siya balikan, at kami yung mga kapatid mo. Magandang factor yun na may mga assurance na sinasabi na pag lumabas ka, nandito kami na magmamahal sa iyo. Plus yung sinabi ni ka-business, di ba? May sinabi si ka-business na kung saan mong gusto, sabihin mo lang, pupuntahan natin. Pupunta tayo doon. So isa yan sa mga factor na maaring makapagbigay sa kanya ng pag-iisip na mabago yung kanyang pananaw. Ito yung aabangan natin sa susunod na pagbabalik. Ano nga ba ang magiging pananaw ni Bong? Kasi sigurado, alam mo si Bong matalino din naman eh. Nag-iisip siya. Malalim ang kanyang iniisip. Matalino siyang tao. Honest siya. So, yung iniwan ni ka-business ng mga salita bago sila maghiwalay is maaaring makapag-trigger yan para mas lalong mag-isip si Bong kung ano ang dapat gawin. Yun nga lang, hindi natin sure kasi hindi naman natin nakikita sa loob kung ano yung anong ginagawa nila. Nakikihalubilo ba siya sa mga tao doon? Kasi kung nakikihalubilo siya, malaking factor yan para mas matanggal yung kanyang sarili. Yun yung ano doon eh. Gaano siya, paano siya nakikisalamuha sa mga tao na roon. Yun yung mga faktor. So, siguro ka-business sa usaping paglalabas kay Bong, pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti. At doon sa planong sinasabi mo na second opinion, dahil yung institusyon ay patungkol lang naman sa kanyang bisyo, natanggal na yun, pero although natanggal na dahil ilang buwan nang hindi siya umiinom, napansin naman natin doon sa mga kasagot niya sa mga katanungang binigay mo na tila hindi pa siya malakas labana, no? Mayroon pa siyang mga kasi nagsasabi pa siya. So nasa sa inyo kung hihingi kayo ng siguro, mas maganda, pero I do suggest siguro kausapin yung ano, yung institusyon na namamahala sa kanya, heart to heart, kung anong may papayo, anong masasabi. Kasi lahat ng mga nangyayaring ito, mga kapatid, ang institusyon, ano lang siya eh, bihikulo lang para sa pagbabago. Pero ako naniniwala na ang isang mabisang pamamaraan para mabago, umabago si Bong sa institusyon na yun, ay yung acceptance ng kanyang sarili. Kung ipapatingin or patingnan siya sa ganyan, sabi nga nila psychiatrist, so mas maganda yan, mas maganda para makatulong sa kanya paano mailabas siya yung kanyang sasalog. Maraming mga bagay na itinatago si Bong base doon sa nakita natin sa video. Maraming mga bagay ang nakapaloob sa kanyang puso na hindi niya inilalabas, na yun ang nagtutulak sa kanya para mabagal, kumbaga mabagal yung kanyang growth. Although, sa aura, makita natin, okay na siya. Ang ganda na ano, gumwapo nga siya doon sa loob, di po ba? Pero, yung kanyang puso, yung kanyang kaloob-looban, yun ang kailangan matumbok. Yun ang kailangan gamutin. At sa pagkakataong ito, hindi pa gaanong malakas yung acceptance ni Bong sa kanyang mga nakaraan.
mas nakatali pa siya ang kanyang kaisipan at ang kanyang puso doon sa kanyang mga nakaraan. Comment down below mga kaibigan na kung ano naman po ang inyong opinion patungkol kay Bong. Ito po ay nagawa nating reaksyon dahil humingi si Kabusiness ng opinion at ito po ang opinion natin. Kayo po, mga giliw na mga taga-subaybay, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Sa muli po mga kaibigan, please do support Kabusiness and Papa Dins. Ilalagay ko po sa baba ang link no ng kwentong ito kung hindi pa po, para mabasa ninyo ang kabuuang kwentong ito patungkol kay Bong. Ilalagay ko po sa baba ng ating description box para sa ganun ay mas maunawaan ninyo nang makita din ninyo at ma-assess ninyo ang kalagayan ninyo. Big love shoutout po sa ating mga kaibigan na sumusuporta sa atin. Thank you so much po sa inyo. Hindi ko muna kayo maisa-isa sa ngayon. Quick reaction lang po. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Shoutout lang po kay Manong Bluetooth. Maraming salamat. Manong Bluetooth, thank you so much po sa inyong suporta. Maraming salamat po.